Good morning guys, so nandito tayo ngayon sa boat going to Camiguin. So in our case, galing kami ng Cagayan and then nag-jeep kami going to terminal and then from terminal, nag-van kami. It's a 2-hour ride for 150 and then binaba na kami ng van dito sa mismong port. Yung kagandahan pag nag-van ka kasi sa port ka na ibababa like pag bus. Maglalakad ka pa ng konti or pwede rin tricycle. So ngayon, it's gonna be a 2-hour boat ride from here to Camiguin. And after namin maghabal guys, nakapag-check-in na rin kami ngayon dito. Ito yung pinili naming room for 800. May dalawang kama, air conditioning, and sariling CR. May TV pa siya. So, dito namin pinili kasi bukas naman mag-check-out kami dito para dun sa nabook namin sa AirBnB, which is maganda sa mga nakita naming picture kasi katabi siya ng volcano or malapit sa volcano. And maganda yung place, yung mga nakita naming picture sa AirBnB. Sobrang panalo guys. We cannot wait to show it to you guys. But for now, we're preparing to have lunch. So, inarkulahan namin tong motor na to for 500 pesos. 24 hours na. So, mag-start na kami ng tour namin. So, itong church na to, 1623 siya dinevelop. And then, come 1871, sumabog yung vulkan. Nalubog tong church na to. Itong tinatapakan namin ngayon is... Ay, second floor na. Yes, second floor na yung tinatapakan namin ngayon. So, 6 feet yung lalim niya. Yes. 6 feet daw ba? 6 feet under. Oh, okay. 6 feet under. So, ito, second floor na yung tinatapakan namin. So, nandito naman tayo ngayon sa dating cemetery ng Camiguin. Yun yung cross ng cemetery. However, due to volcanic eruption, nilubog din siya ng... And dahil sa pagsabog ng vulkan, lumubog din yung sementeryo. At nag-hire kami ng boat, 100, dalawa na kami ni Babe papunta doon sa cross. So yung nakikita nyo is an entire graveyard na lumubog sa pagsabog ng vulkan noong 1871. According to our guide, the graveyard was 5 hectares. Yeah, thank you. Finally, after long dark ride, nakarating na kami dito sa Arden Hot Spring. Init. Mainit. Sobra. Unfortunately, nire-renovate siya, but a great way still to end a tiring day. Ako nandito, maligam-gam. Ano na? Maligam-gam. Saan? Dito. Maligam-gam dito. Hindi nga eh, parang... Papunta na sa malamig. Six feet to? May 6 feet ako. Hindi ko abot. Tama ba 6 feet to? So, mali. Six feet naman, diba? May 6 feet. 6 footer ako. Hindi ko abot. Tama yun ba? Sige, papalitan natin mamaya. Good morning guys, so it's day 2 dito sa Camiguin. So yun na sa inyo is the sunrise dito sa White Island. So nagpunta kami dito 5:30 in the morning, yung first trip doon. So yung bayad namin is 450 per boat and then entrance fee of 50 pesos per head. So, all in all, dalawa kami ni Babe, 550. Okay, unlimited naman. Chill lang naman kami dito. And later on, tulad nga na sinabi ko sa inyo kahapon, mag-check-in kami dun sa nakuha namin sa AirBnB na malapit sa volcano. And we're so excited to show you guys mamaya kung yung itsura ng bahay. So, for now, chill lang muna tayo dito. Pag ano? Nalagyan yung panty ko. Saan mo lalagyan? Nabuhangin! Dito ka ba nakapanty? Sa
Doon siya bababa. After White Island, nag-almusal kami, bumili kami ng pastel, and nagpunta kami dito sa Katibawasan Falls. And this is must visit, guys, kung nandito kayo or kung magpupunta kayo dito sa Camiguin. Sobrang laki niya. Grabe. Hindi lalamig. Ha? Wave. Hindi lalamig. Sobrang lamig ng tubig. Kinginig kami ni babe. Totoo. So pabalik na kami ngayon dun sa resort namin para mag-check out because it's 11 o'clock na. So 12 yung check out time namin. And at the same time, pupunta na kami dun sa bahay na malapit sa volcano. So kaka-check in lang namin dito sa Camiguin Volcano Houses, guys. So ito yung entrance nila. Yun yung gathering area nila. So basically, nandun yung kitchen, nandun yung sala, and ito yung kwarto namin. Ito yung kwarto. So ito yung kama, good for two. And ito yung view namin, yun yung bintana. Look at that. Sobrang payapa, guys. Ayan, ating cold shower, toilet, and complimentary soap and toothpaste, mirror, cabinet, lalagyan ng gamit, full body mirror, and ito yung veranda, guys. What? So ayan yung view, nabubuksan siya, and then pag binuksan mo, ayan, wala nang bakod. So pag nahulog ka doon, sa baba ka napupulutin. 1.6 siya per night, good for two, and wala siyang samang breakfast, pero nagluluto naman sila dun sa kitchen. So kahit wala siyang kasamang breakfast, pwede kang magpaluto. Basically, ito lang naman, sobrang simple pero napakaganda, napakapayapa. So kung gusto niyo mag-relax, ito yung marerecommend ko. And kakaiba yung feeling pag nandito ka kasi malapit siya sa volcano, guys. And according to one of the caretaker here, active daw yung volcano na yun. So etong location na to, actually yung baba ng bulkan. Wala pa naman daw pagsabog na nangyari dito. So safe naman. Wala siyang aircon nga pala, guys, kasi sabi pagkagabi lumalamig na, hindi na kailangan ng aircon. Ito yung kitchen, ito yung dining area. May kitchen sila diyan. Diyan sila nagluluto, yung mga caretaker. Ito yung sala. Ayan, may TV. Uy, may chicks. Hi, me. Hi. Okay, tayo, guys. Ito yung view. Meron silang parang duyan. Pwede kang maiga. Very basic, guys. Wala rin aircon. Ito yung view mo pag nahiga ka. So, pagbaba mo ng hagdan, meron pa sila dito upuan or duyan. Ito yung view. So ayun yung pintuan ng kwarto namin. Pag binuksan mo yon, ito yung makikita mo or ito yung lalabasan mo. So napakasimple, napakapayapa. We could not ask for more, guys. And sobrang saya namin. Nakita namin to sa AirBnB. And
sobrang sulit. Binook agad namin. Actually, ngayon fully booked sila. After katibawasan, pumunta kami ng Giant Clam Sanctuary. However, sarado na siya. Sabi sa amin hanggang 5 lang. So, pumunta na lang kami dito sa Beehive. One of the famous restaurant dito sa Camiguin. And we're having salad and burger. And Kuya Banishing. And Kuya Banishing, yeah. Good morning, guys. So, it's our last day here in Camiguin. So, naghihintay na lang kami ng check-out time namin. Ito yung actually yung other part ng bahay. So, meron silang attic. Meron din silang parang net na pwede kang mahiga. Ayan, ayun yung bahay namin. Doon kami naka-check-in. So, masyado, malaking lugar. Kaya, presko. Halos hindi kayo makikita ng ibang guest. Malamig. Malamig. May kailangan ng aircon. True. At saka ng electric fan. Totoo. Very basic. And later on, punta na kami ulit ng Cagayan. So, see you there. If you've reached this part of the video, please hit the like button and subscribe button. See you guys. Bye-bye.